Magandang araw mga kaibigan. Ngayon naman ay share ko lang sa inyo itong binili kong wireless tire pressure monitor sa online store. Bali, binili ko ito kasi lately nagkakaproblema ako sa gulong ng sasakyan. Minsan nadadrive ko siya na mababa yung tire pressure. Mararamdaman ko lang ito minsan pagka kumakabig o kaya pagka mabagal yung usad ng sasakyan. Gusto kong itry ito para mamonitor ko yung pressure sa apat na gulong. So nung mabili ko yan, ang kasama niyan ay meron siyang apat na wireless sensor at meron ding tigitigisang lock nut. Ginagamit yan para pag nilagay ito dun sa pito nung gulong, mapiprevent yung mawala o manakaw. So ito yung panghigpit. So itong panghigpit na ito, hindi lang to ginagamit para dito sa lock nut, kundi pagkakailangan yung magpalit ng baterya, kung naubos na yung baterya nitong sensor, ito na rin yung tools para pangtanggal. So itong mga battery na ganito, available naman ito sa mga hardware eh. Ito yung mga buttons niya, power button, mode, scroll up, at ito scroll down din. So kung mapapansin nyo, solar siya. Pero kahit solar siya, meron din naman siyang charging port. Ibig sabihin, kung in the event na in-stack mo yung sasakyan, kinulambuan mo, tapos inabot ng mga ilang linggo, ilang buwan, definitely malolobat ito. So, pagka ganun, pwede nyo siyang i-charge through USB. Setup muna natin. So, katulad na nasabi ko kanina, ito yung power buttons niya. So, press and hold lang natin ng ilang seconds. Ayan. So, yan yung display niya. Yung mga puti na yon is para sa tire pressure sa bawat gulong. Tapos ito namang mga yellow na numbers ay para sa mga temperature ng gulong. So kung papasok tayo sa settings, pipindutin natin itong gitna, yung mode, pindutin natin ng ilang seconds. Ayun. So ngayon pumasok na tayo dun sa unang settings niya, which is 0. So scroll up lang natin. O, pangalawang settings, which is nakalagay naman sa number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, number 6, number 7. Tapos balik tayo dun sa setting 0. Ang setting 0, kung makikita nyo rito, nakasulat PSI. Dito mapapalitan natin yung unit of measurement niya. So, pindutin lang din uli natin to, isang pindut lang. O yan, nagbiblink yung PSI. Pag in-scroll natin, nag-change siya ng bar. So, yung ginagamit natin dito is PSI. So, dapat PSI tayo. So, isang pindot lang din na mabilis. Okay. Tapos, scroll up tayo para sa setting number 1. Ang setting number 1, makikita naman natin dito, degrees Celsius. So, kung pindutin lang uli natin itong gitna, ayan, nagbiblink siya uli. Scroll natin. So, nag-change naman siya ng Fahrenheit. So, alam ko ginagamit natin dito, degree centigrade. So, dyan ko siya isiset. Pindutin ko lang uli ng mabilis. Tapos, scroll uli tayo para sa susunod na setting. So, ito naman, yung pH, parang high pressure niya. Kasi itong tire pressure monitor na to, nag-a-alarm to pag lumakpas sa sinet mo na tire pressure. Katulad nito, nakalagay sa 36. Pwede kong baguhin yan. Pindutin ko lang uli ito. O, nagbiblink siya. So, pwede kong scroll up para dagdagan yan. So, ilagay ko sa 38. Pindutin ko lang. Okay. Ang ibig sabihin nito, pag yung tire pressure ko umabot ng 38, mag-a-alarm itong tire pressure monitor para bigyan ako ng warning na overpressure na yung gulong ko. Okay? So, pindutin uli natin ito para pumasok tayo sa susunod na setting. Okay? Ito namang sunod na setting na to is para sa lowest pressure kung saan din siya mag-a-alarm. So, pindutin ko uli.
Ayan, nag-blink siya. Ilagay ko siya sa 20 PSI. Meaning, pag ang tire pressure ko ay bumaba ng 20 PSI, mag-a-alarm uli itong tire pressure monitor para bigyan ako ng warning na under pressure yung aking gulong. Okay, so next settings tayo. Ito naman is yung highest na pressure ng gulong nakaset. So mag-a-alarm din siya once na-reach niya yung isa-set natin dito na pinakamataas na pressure ng gulong. So ilagay ko lang siya ng 60 degrees centigrade. Pag na-reach niya yan, mag-a-alarm ito at mag-warning din siya sa akin. Okay? So kung gusto niyo baguhin, ganun lang din ulit. Pindutin niyo ulit itong gitna, yung mode. Pag-blink yan, tapos pwedeng scroll niyo para dagdagan o scroll down para bawasan. So iset ko na lang din doon sa parang default niya 60. Lagay ko na lang din doon. Oh, ito yung susunod na setting. Itong 5, setting number 5, number 6 at number 7. Ito ata is para sa pairing dito sa mga wireless sensor. So hindi ko nagagaluhin 'yan kasi nakaset na naman 'yan ng maayos. Para mag-exit tayo dito sa settings, pipindutin uli natin ng ilang seconds yung gitna. Oh, ayan. Bumalik na uli tayo. Isa pa pala, pwede nyong linawan at labuan itong display na to. Ang pipindutin lang natin is itong scroll down at yung scroll up. Kasi kung pipindutin ko yung scroll down, pindutin ko lang hanggang sa lumabo, lumalabo siya. Pipindutin ko naman yung scroll up, lilinaw naman siya ng lilinaw. Ayan. So okay, try natin sa sasakyan. Tulad ng sinabi ko kanina, ito namang mga sensor ay nakalabel yan. Kung left front, left rear, right front, o right rear. Unahin kong ikabit itong lock nut. So sa ngayon, itong monitor ko is nakalagay lahat sa zero. Tignan ko kung mababago pag nilagay ko itong sensor. So nagkaroon siya ng reading na 29 PSI. So gumagana siya, lalak ko na. Gana rin siya. Gana rin siya. So ito na yung tire pressure monitor ko. Kung makikita nyo, yung dalawang gulong ko sa harap parehas na 29, tapos yung dalawang gulong sa likod is parehas na 31. Naiayos ko na rin kasi yung tire pressure neto bago ko pa ikabit itong mga sensor. Dinala ko kasi ito sa gasoline station para pagpantayin yung mga hangin sa gulong. Ilalagay ko ito dito sa ibabaw ng dashboard. So yan yung setup ko para dito sa tire pressure monitor. Iwanan ko lang siya sa ibabaw ng dashboard para every time na gagamitin ko, nag-charge lang siya. So kung nagustuhan niyo yung video ko na ito, please share, like, and subscribe to my YouTube channel. And don't forget to click the notification bell para updated kayo sa mga susunod ko pang video. So mga kaibigan, maraming salamat. Until next time, God bless. Yeah.